Yo, what's up mga kapadyak, Tireless Vlogger, nagbabalik ang inyong lingkod. Sa video na to, gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano ang nangyari sa akin kagabi. Alam nyo ba guys, kagabi talagang sobrang hirap na hirap ako huminga. Ewan ko kung ano yung nangyari sa akin, kung bakit parang hirap na hirap ako huminga. Parang sobrang lakas ng tibok ng puso ko na parang feeling ko ay hihimatayin na ako sa sobrang hirap na hirap akong huminga. Nararamdaman ko rin naman yun minsan, pero kagabi yung pinaka worst na pakiramdam, yung tipong parang hihimatayin na ako sa sobrang hirap ko sa paghinga. Ganun yung feeling, yung parang parang ganun. Hirap, sobra talaga. Buti na lang nandito yung misis ko tsaka yung father niya, kung saan nag-request ako sa kanila na dali na ako sa ospital. Buti na lang nandito sila para i-assist ako at tulungan ako sa kondisyon ko kagabi, na talagang sobrang parang mag-shutdown na ako, na hindi ko maintindihan, na talagang sobrang hirap na hirap talaga akong huminga nun. Promise. Habang bumabiyahe naman kami, parang pakiramdam ko di na ako aabot ng ospital kasi sobrang hirap na talaga ako huminga. Ang gamit lang naming sasakyan ay e-trike. Kaya nagre-request nga sana ako na baka merong masasakyan na mas mabilis-bilis. Yun, awa naman ng Diyos, nakarating naman sa ospital. Dito sa ospital lang Malabon, nakarating naman kami. Kaya lang, pagdating namin dun, syempre, di naman ganong kalaking ospital yung ospital ng Malabon dito sa amin. Kaya nag-decide din kami na ilipat ako sa mas malaking ospital doon sa may Maynila, doon sa may Manila Doctors. Pero bago kami pumunta doon, nagsagawa naman ng mga test dito sa ospital ng Malabon. Binipi ako, tapos tinignan yung parang pulse rate ko. Yun nga, tinesting yung BP ko. Parang sobrang taas nga daw ng BP ko, 180 over 90. Kung di ako nagkakamali, parang ganun. Siguro yun, parang hina-high blood ako. Tapos yung pulse rate, yun nga, mabilis. Tapos malakas nga yung tibok ng puso ko. Kaya nag-request din ako ng oxygen nun para baka ako makatulong sa akin sa paghinga ko. So yun, parang after nun, nung naka-oxygen na ako, pinapakiramdaman ko yung sarili ko, parang medyo nababawasan yung paghirap ko sa paghinga. Pero nandun pa rin, biglang bumabalik, mawawala siya, tapos biglang bumabalik, mawawala, bumabalik. Kaya ganun yung nararamdaman ko, parang pabalik-balik siya. Hanggang sa naghanap na nga kami ng masasakyan papunta dun sa Manila Doctors, dahil sabi nga ng doktor dito sa akin sa ospital ng Malabon, okay naman daw yung oxygen level ko, yung mga vital signs ko okay naman daw, pero kailangan ko daw ng ECG. Kaya dali-daling naghanap ng service o masasakyan yung father ng misis ko. So shoutout nga pala dun sa mga tao na nag-assist sa akin dito sa ospital ng Malabon, tsaka dun sa mga nurse, sa mga doktor, yung nagtulak sa akin habang nakasakay ako sa wheelchair. Shoutout sa inyo, hindi ko na kayo maiisa-isa pa dahil hindi ko naman kabisado or alam yung mga pangalan nyo. Kaya shoutout na lang sa inyo kung mapanood nyo man tong video na to. So yun na nga guys, balik tayo sa kwento. Maya maya, nandito na yung maghatid sa amin papuntang Manila Doctors. Shoutout na lang natin yung kapatid ng father ng misis ko, dahil inatid niya kami sa Manila Doctors. So eto na, nandito na kami ngayon sa Manila Doctors. So kung paano yung ginawa sa akin dito sa Osmal, syempre ganun din yung ginawa sa akin dito sa Manila Doctors. Binipi ako, chinek yung mga vital signs ko, okay naman guys. Yun nga lang, nakita nila na high blood pa rin, mataas pa rin yung BP ko. Kaya nagstay muna kami doon ng ilang oras. Tapos nag-decide yung doktor
doon sa Manila Doctors na i-ECG nga ako, tinest kung okay yung heart ko. Tapos yun, nag-antay kami ng result. Okay naman din lahat. Okay yung heart ko, normal naman daw. Yung paghinga, okay din naman. Tinatanong na lang kung may mga nakain ba ako bago mangyari yun. Ano ba yung mga ginagawa ko bago mangyari yun? Eh, wala naman akong ibang ginagawa. Nag-aayos lang naman ako ng vlog. Tapos, biglang nangyari yun. Bigla akong nahirapan huminga. So, yun yung nangyari sa akin, guys, kagabi. Kaya, ngayong araw, pahinga muna ako. Nandito ako ngayon sa bahay, pahinga lang muna. Thank you rin sa mga nag-assist sa amin dito sa Manila Doctor, sa mga nurse, sa mga guard, at syempre dun sa doktor na tumingin sa akin. Shoutout na rin sa inyo, maraming salamat. Ang parang naging lesson sa akin dito is dapat dito pumapasok pala yung ano, yung health is wealth. Parang nangyari kasi sa akin, parang syempre lagi ako nagba-vlog, tapos laging puyat, kaka-edit. So parang nangyari, pumasok sa isip ko parang over fatigue or parang laging stress. Syempre kakaisip kung ano yung mga dapat gawin sa mga vlog. Parang naabuso yung katawan ko. So guys, totoo nga yung kasabihan na health is wealth. Ingatan nyo yung kalusugan nyo. Parang huwag nyong abusuhin sa puyat. Kumain kayo ng tama. Healthy lifestyle. So, tsaka isa pang naisip ko dito, yung binabanggit nila na YOLO, yung binabanggit ng mga kabataan na YOLO, di ba? Sa mga nakakaalam diyan, yung YOLO, you only live once. So, ibig sabihin noon eh, anumang bagay ang meron ka na na-achieve mo sa buhay mo ngayon, eh hindi mo na madadala to kung pumanaw ka man or kung mawala ka man dito sa mundo. So dapat gawin mo yung mga bagay na alam mong makakapagpasaya sa'yo, at yung mga taong nakapaligid sa'yo eh dapat pahalagahan mo rin sila. Siguro kung may mga bagay tayo na gustong gawin para sa sarili natin, na alam naman natin na magbibigay ng kasiyahan or magdudulot ng happiness sa atin, eh gawin na natin habang may panahon pa. Dahil life is short, eka nga nila, maiksi lang ang buhay, isa lang ang buhay ng tao. Kaya siguro dapat maging mabuting tao ka na lang. Kung kaya mong tumulong sa kapwa, tumulong ka na lang din. Tapos kung may kaalit ka man, makipagbati ka na lang din para peace-peace na lang. Para everybody happy na lang, masaya lang ang buhay. Gawin mo lang masaya yung buhay mo. Para kung may mangyari man sa'yo, at least naging masaya ka, napasaya mo yung sarili mo. Tsaka yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, eh dapat i-treasure mo yan, pahalagahan mo yan, pasalamatan mo yan. Sulitin mo yung mga panahon na nandito sila sa tabi mo, yung mga panahon na nakakasama mo sila, i-treasure mo yan, i-enjoy mo yan, yung mga ganyang pagkakataon sa buhay mo. Dahil sila-sila rin lang naman, yung pamilya mo, ang makatutulong sa'yo at aalalay sa'yo. Kaya sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin, sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin, yung misis ko syempre, yung mga magulang namin, at sa nag-iisa naming anak, at sa lahat ng mga subscriber ko, marami salamat sa inyo. Marami salamat sa mga tulong, sa mga suportang ibinibigay nyo sa akin. So marami salamat sa inyo mga kapadyak, at sa family ko, marami salamat, at shoutout na rin sa inyong lahat. Lagi kayong mag-iingat, alagaan nyo yung kalusugan nyo, huwag nyong abusuhin yung katawan nyo para sa huli, eh hindi kayo magsisi. So sa ngayon, pahinga muna siguro ako ng ilang araw, pero syempre babalik ako para makapag
bike vlog ulit, mga bisita ulit sa mga bike shop na pinupuntahan ko. So, yun lang. Kinuwento ko lang yung experience ko or yung nangyari sa akin kagabi. So, maraming salamat sa panonood nyo, mga kapadyak. Kita-kits na lang tayo ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Peace out, tireless vlogger.